Hello! Good afternoon, hi mga kanila ko! Good afternoon sa inyong lahat! So, ngayon, itong video ko ngayon mga kanila ko. So, nakita niyo to, makmukbang tayo ng durian ito. Yon, durian! Katulad na kanya. So, ito po yung durian mga kanila. Kung hindi niyo alam, galing pa ito sa Davao. Kasi yung boss at saka madam ko, nakabili silang lupa doon sa Davao. So, may mga produkto ng mga prutas. So, may ticker doon, pinadala. So, madami ito, isang carton nga, malaki talaga mga kahanilab. So, ano siya mga kanilab? Ang bigat ito, sinakay nila sa aeroplano. So, ang dami ito. So, hapon nag-ano din ako, tapos ipamigay din na itong Pasko. So, madami talaga itong kanilab kasi nakabili silang lupa doon sa Davao. So, alam ba man yung mga kanilab ko? So, bago ko pa tuboksan yung ano, yung durian ko mga kanilab, parang malalaman ninyo. Kasi, di ba may tao talaga nga hindi gusto sa durian dahil yung amoy or yung baho. Pero ako mga kanilab, gusto ko talagang durian. Promise, ang sarap-sarap yung durian. Pero, may tao talaga hindi gusto yung durian. Kasi, ang amoy, ayaw nila yung amoy. So, alam mo ninyo mga kanilab ko. So, ano siya, may benefit. Ano to siya. So, ito yung mga benefit niya mga kanilab ko. Parang malalaman natin yung hindi kumakain ng durian. So, may anim na beneficiary yung durian. Ito yung durian. So, may anim na benefit yung durian. Ang una, unang benefit ng durian kasi parang malalaman nila. Like a chocolate, durian can make you happy. So, parang siya daw chocolate na kainin mo. Parang masaya ka lang. So, yon. Hindi ko na siya basahin. Basta basahin ko lang kung ano mo yung benefit. So, yon number two. Durian may help regulate blood pressure. So, makaregulate pala siya ng blood pressure. So, nearly one in a Singapore, the resident between the age of 30 and 69 suffer from hypertension. So, this pot did arrest a heart disease. So, stroke and kidney failure. The good news, durian can play a part of regulating blood pressure because it is a dietary source of potassium and that help to maintain the blood pressure. Lee will have see that it's important to also keep those durian seed and moderation. So, maganda pala itong mga durian mga kanila ko kasi makaprotect pa siya sa kidney at saka yung blood pressure mo to maintain at saka makadiet pala to. Pero sabi ng mama ko, yung durian, huwag kang kumain kung wala pa kang kain ng kanin kasi masama din daw ito. So, kailangan kumain ka at saka dami din itong bawal. Huwag ka uminom agad ng tubig. Basta, huwag kang kumain muna kung wala pa kang kanin o panlaman yung tiyan mo. Kasi, siyempre, yun sinasabi dito, makadiet talaga siya doon sa Singapore, the resident between age of 30 and 69 suffer the hypertension. So, maganda talaga pala to siya sa mga high blood or para mamintan yung may sakit ng kidney. 30 to 69, mayroon na talaga ng mga failure kidney or high blood. So, maganda talaga. Pero, ano lang mga kanila, huwag ka kayong kumain talaga ng wala pang laman yung tiyan nyo. Kasi, ano to siya, pan-diet. So, ano siya mga kanila. So, masama din. Kasi, may naano ko din to. Pero, maganda to. So, number 3, mga kanila, durian may help you sleep better. So, maganda pala ito din sa tulog. Kung hindi ka masyado makatulog, kumain ka ng durian, parang yung tulog mo much better. Diba? Ang ganda ito pala. So, number 3, benefit yun. Yun, itong number 3, the higher your level of melatonin, the hormones that control your sleep cycle, the better of sleep, durian contain tryptophan, an initial amino acid that's required to increase the level of melatonin. So, eating seeds of durian near the bedtime may help you sleep better. Ala! Kung hindi ka pala makatulog, ay mayroon siyang melatonin,
kailangan pala daw, bago ka matulog, kumain ka ng yung buto. Parang yung tulog mo, mahimbing. Yun, di ba, ngayon pala kung nalaman itong mga kanila, ngayon binipit niya, so kailangan pala, kung wala, hindi ka masyado makatulog, so kumain ka pala ng, kasi may buto ito eh, so bago ka matulog daw, kumain ka sa yung buto niya, para yung tulog mo much better. So, di ba, ngayon lang nalaman, so, number 4, vinipit. Durian may help combat skin and pigmentation and wrinkles. Maganda pala ito sa mga kanilab sa skin. Lalo na katulad kung may melasma or mga wrinkles. Pero, siyempre, patanda ng patanda tayo, hindi man natin maiwasan nga magkaroon tayo ng mga wrinkles. So, maganda pala ito mga kanilab. So, durian may help combat skin pigmentation and wrinkles. So, maganda pala ni, pero hindi ko lang alam kung ano, kakainin ba or ano. Kasi parang ano, ay ito po. Durian contain more vitamin C than many tropical fruit. Vitamin C has a antioxidant properties that help to fight free radical and your body, which can help reduce the appearance to pigmentation and wrinkles. So, including the fruit in your diet called the supplement and beauty regime also like a good things and best consume to moderation. So maganda pala to siya sa skin at saka yung ano mga kanila may vitamin C and So maganda pala to mga kanila yung wrinkle with mga kanila po. Kasi nawala yung ano. So, ano mga kanilab? Ano na tayo? Number 4. So, number 5 na tayo mga kanilab. So, number 5, contain a nutrient that may help support bone and health. So, makasupport pala. Maganda talaga siya sa ano, yung makasupport siya sa mga buto-buto natin. So, yun, help support bones and durian. It's rich the mineral. So, ano pala siya, masagana siya sa minerals, iron, copper, and potassium, all which are the essential for the maintaining strong bones and study by the National Institute of Biotechnology Information, the United States should. So, maganda pala talaga to siya, mga kanilab. So, may iron siya, may copper, may minerals, and potassium. So, kung sino yung hindi gusto kumain ng durian, ang ganda naman yung beneficiary niya mga kanilab ko. So, kumain kayo ng durian. So, number 6 mga kanilab ko. Ito last benefit siya mga kanilab ko. Wala naman niya akong number 6. So, 5 lang pala. So, 5 lang pala siya mga kanilab. So, yun. Nawala ko. Number 6. Durian boosts energy. So, maganda pala ito siya. Booster din pala yung ano, mga kanilab, yung durian. Booster energy. So, kakain talaga tayo. Next time you need an energy boost, consider a durian seed. So, instead reaching for that cup and coffee for energy bar, being high in carbohydrates, durian could also provide the energy boost we needed to sage, give you much energy, and medium-sized banana, the high potassium contained to durian can help reduce fatigue and relieve anxiety. So, ano pala ito? Kung mayroon kang anxiety, ano pala ito yun? Maganda pala ito kainin kung mayroong anxiety kasi kung dagdag potassium kasi mas ano lamang ito kaysa saging daw. Like all good things in life, enjoyment in the moderation is key. Should you have any question about your dietary habit and how fruit like durian can be incorporated into, consult your doctor and
dietary today. So, yun mga kahanila ko, mas maganda talaga yung mga beneficiary itong durian, di ba? Nabasa na natin. So, kasi ang iba, parang hindi gusto yung kumain ng durian. Pero, maganda pala yung durian. Di ba? Kung hina yung potassium mo, may pang-booster pa siya, pang-energy, may minerals, may ano, copper, iron. So, maganda talaga to. So, ngayon, buksan natin yung durian. So, buksan natin yung durian mga kanila po. Kasi, sabi kasi ni boss, yung ano na daw, yung may hinog na. Kasi, di ba, may sakit ang kasi mga kanila po. So, kailangan nung kung may produkto na, mag-ingat-ingat. Kasi, alam mo ba itong durian, makakamatay ito kapag malaglagan ka. Kasi, mga matalas yung ano niya mga kanila po. Ito, ang talas. So, delikado kasi kailangan malayo. Kung magtanim ka na medyo wala masyadong tao at saka alam ninyo mag-harvest. Kailangan ingat-ingat talaga. So, yun, ingat-ingat talaga tayo. Yun. Buksan na! Hala! Hala, so over ano na siya makainab kasi. Ano na siya? Over ano talaga? Sarap ito, lalo ng hindi. Dabaw kasi pinakadami talagang durian yan sa Dabaw. So, promise. At saka ang ganda ng lupa ng madam na bili doon kasi ang daming produkto. Pero alam mo ba, 1 hectare, ilang million yun. Ba't sa amin, uniloko kami. 6 hectare yung amin mga kanilab sa totoo doon sa Bualan, Tumudlana, Dulnorte kasi Muslim, kasi may-ari. Nagkagulo kasi siyempre wala na yung papa ko. So, bininta namin mga kanila, bininta namin 2010. Parang ganun. Ay, hindi. Basta 2008, 2009 bininta namin kasi nagkagulo yung lupa namin doon sa Talambo. Alam mo ba mga kanila ko? Hindi ko alam kasi kami talaga wala may alaman ng lupa. Alam mo ba, ang 6 hectare namin, 500,000 lang talaga. Alam mo, ilang kami maghati. Meron pa yung mama ko, siyempre, 6 kami. Alam mo, tag 50, tapos yung abogado, binigyan pa namin ng 10,000. Tapos yung nag-dealer din yun, kung na yung naghanap ng kung sino magbibili, binigyan pa din namin ng 10,000. Diba, laki-laki. Tapos kami, 6 kami naghati. Tag 50 lang kami. Alam mo, Jesus, Ginoo ko mga kanila. Hindi ko alam kung niloko kami kasi ako din, wala din ko alam ng lupa-lupa. Yung papa, hala, so nice. Ang sarap. So, ngayon mga nilago, so, ilagay, so, sarap. So, kamayin ko na lang, hindi ko ng kutsara kasi malinis yung kamay ko mga kanilab kasi naghugas ako. Oo mga nilab, 500,000 lang talaga yung 6 hectare namin. Sa totoo, naghati lang kami ng tag 50k. 50,000 lang kami naghati. Diba, hindi ko alam kung niloko lang kami yung nagbibili kasi hindi kasi sa amin yung position. At saka hindi namin din alam kung hindi yun sa amin yung position. Kasi nagpalitan iba. Yung sa amin talaga, yung number namin ng lupa namin, hindi yung tinatrabaho namin, akala namin amin yung number. Yun pala, hindi sa amin number. So, ngayon nagkagulo. So, bininta na lang mama ko kasi ayaw niya magulo. So, mukbang tayo. Sarap. Over na kasi siya mga kanilab. So, magkamay lang kung malinis ang kamay ko. So, mga kanilab ko, bago ko matapos itong video ko, please subscribe my channel, Hanilab Yusinti. Like and comment and share naman ninyo yung mga video ko, mga kanilab ko. And don't forget, click notification bell para sunod-sunod ko sa mga video ko. Kung sino pa hindi nakasubscribe, subscribe na, please. Tulungan naman ninyo ako, mga kanilab ko.
tulungan naman ako, parang ano, awa naman ninyo. Kahit hour lang talaga, sus, nag-iisa lang talaga ako nag-hour. So, hindi ba ako na-monetize? At saka, totoo pa lang, alam mo, ang views ko talaga, 158,000.8. Totoo pala, kung hindi ka ma-monetize sa isang taon, mababa yung views mo at back to zero. Totoo pala yun kasi bumaba. Nagtaka ko bakit bumaba yung views ko kasi 158.8 yung views ko. All video. Ngayon, hindi ko alam bakit bumaba. Na maging ano na lang siya ngayon. 67.8K yung views ko. Yun pala, hanggang kailangan mong monetize na talaga ako ngayon, mga kanila ko kasi mga mabag to zero naman ako. Diyos ko. Please, tulungan ninyo ako. Baka mabag to zero ko. Sisigaw lang na zero, mga kanila ko. Sayang, sira. Yun, over na talaga siya mga kanila. Wow! So, sino pa na hindi nakasubscribe? Kung sino na hindi pa nagka-like, please like, comment naman. Yung isang bagsak comment na kahit hilang. Mawa mo naman sa akin. Diyos ko. Ano ba to? Kung sino pa hindi nakapanood ng mga videos ko, please, tulungan naman ninyo. Kahit ano lang, kahit one second, two second, please naman. Sarap. Itong buto, kapag hindi daw ka masyado makatulog, kainin mo to, parang yung tulog mo, mahimbing yung tulog mo. Diba, itatry ko kung hindi ko itapon to. Ikikip ko to. Ayun pala ako. Hindi mo kagat ka lang ng buto ng durian. Kung kulang din na ka ng potassium, yun, maganda daw to. At saka, energy. Pak! Diba, ang sarap mga kanila ko. So sarap, diba? Pero huwag kayong kumain, iwan ko kayo, yung boss ko kumain man kahit wala pang kain ng kanin, kumain man, pero baka sabi-sabi lang nila. Eh siyempre, dating panahon, maniwala talaga tayo, diba? So itago ko yung buto kapag di ko yung katulog, kainin ko. Sarap. Diba, kung sino hindi gusto kumain ng durian, kain na kayo. Ang sarap. Yun mga kanila, yun. I-share ko lang sa lupa namin. Kasi yung buhay pa ng papa namin, ang dami kasi namin lupa. Pero bininta ng bininta kasi wala na siya. Kung hindi namin, hindi ko din alam, niluko lang kami yung ano. Ikip ko yung buto. Kasi, diba, doon sa ano, pwede mo siyang kagatin kapag wala kang tulog. Kalbe, ano nangyari sa'yo dyan?
At nang wala ka naman, yung aso namin na inyan. May isa pa, tatlo. Kasi nagka-crack. Basta, ano, alaman ninyo mga kanila mo. Kapag mahinog siya, mag-crack kasi siya mga kanila po. Mag-crack siya. Tapos mga amoy. So, malalaman natin, hinog na siya. Sakit. Ang sakit kasi yung tinik mo ka nila ko. Yes. So, yummy. Yan. Yun, mag-crack. Madali lang kasi siya. Ihiwa mo mga kanila. Kung mag-crack lang kasi siya. Itago ko itong buto kung sino hindi makatulog. Ipakagat ko to. Ang sarap. Okay, baka maubos. So, finish. So, ang busog ko. So, ito mga kanila ko. Yun, kung sinong hindi ko gusto kumain, kakain na kayo kasi ang ganda ng beneficiary ito. So, ito lang. So, babus and God bless, belated, happy new year. So, mga kanilab ko, sa muli, God bless and I love you, mwa mwa chup chup and ingat. Love.